We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Miyerkules. 13 anyos na dalagita patay sa sunog sa Lipa City. Toll hike sa South Luzon Expressway epektibo na. Mga motoristang walang valid RFID, kulang ang load at namemeke ng RFID, pagmumultahin ayon sa TRB. Mga barangay sa Batangas na apektado ng African Swine Fever, umaabot na sa 66. Nakaparad ang e-bike sa Binyan City, Laguna. Bakit nga ba nagliyab? At pink dolphin na stranded sa isang riverbank sa Bolivia na rescue. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Patay ang 13 anyos na dalagita sa sunog sa Lipa City. Ang naiwang nakasinding kandila, tinitingnang saninang sunog ayon sa BFP. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Bandang alas 3 kaninang madaling araw nang sumiklab ang sunog sa Purok 2, Barangay San Carlos, Lipa City, Batangas. Pinagtulong-tulungan na ng mga residenteng apulahin ang apoy na lumalamon sa isang bahay. Kasi may sumisigaw po na tulong-tulong, may sunog. Kaya po ako'y nagulat po. Kaya ako'y lumabas po ako. Ano makita ko na agad po? Kumuha agad ako ng tubig. Maraming mapapahamak. Kaya inapulagad namin ang apoy. Batay sa investigasyon, sa isang kwarto nagsimula ang apoy. Hinihinalang na iwang nakasinding kandila ang sanhi ng sunog. Ito kasing bahay na to ay naputulan ng ilaw. So, gumagamit na lang sila ng kandila. Possible po na natumba yung kandila. Patay sa insidente ang isang 13 anyos na dalagita na natutulog sa kwarto. Posible raw na nasuffocate ang biktima sa kwarto dahil sa kapal ng usok. Before na naganap yung sunog, ay yung nanay ay umalis kasi bumili ng tinapay. Accordingly, noong pagdating niya ay unfortunately, nasunog din yung bahay. Yung tatay ay maagang umalis kasi nga ay tricycle driver. Walang nadamay na katabing bahay sa sunog. Sinusubukang makuhanan ng panig ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang pamilya ng nasawi. Nagpapatuloy pang investigasyon sa insidente. Payo ng mga otoridad, huwag hahayaang may nakasinding kandila sa bahay. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Tumaas ng 19.4% ang bilang ng mga tinamaan ng dengue sa Batangas City ngayong taon kumpara noong 2023 ayon sa City Health Office. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, mga kabataang 0 to 19 weeks old ang karamihan sa tinamaan ng dengue ngayong taon dito sa lungsod ayon mismo sa Batangas City Health Office. Palagian daw ang ginagawang paglilinis sa harap ng inuupahang bahay ang 22 anyos na si Julian sa Barangay Libho, Batangas City. Iniingatan niya kasi ang 5 buwang gulang na anak sa sakit na posibleng makuha kapag marumi ang kapaligiran kabilang na ang dengue. Mahirap daw kasi kapag sanggol na ang nagkasakit at tinamaan. Sobrang hirap po. Hindi po ako magkanda o gaga. Ang ginagawa ko po kasi naglilinis lang po kami araw-araw para po iwas sakit. Sa tala ng Batangas City Health Office, tumaas ng 19.4% ang kaso ng dengue sa lungsod ngayong Enero hanggang Agosto 2024 kumpara noong Enero hanggang Agosto 2023. Mula kasi sa dating 144 na kaso mula sa mga nabanggit na buwan taong 2023, 166 na ang naitatala ngayong Morbidity Week 1 to 33 ng August 2024. Sampu rito
Ito ay mula sa Barangay Libho at Barangay Santa Rita Karsada habang 14 sa Barangay Haligikan Luran. Ayon sa Batangas CHO, posibleng ang naging pag-uulan noong nakaraang mga buwan at ang stagnant water o mga naiipong tubig na pinangingitlogan ng mga lamok ang dahilan ng pagtaas ng kaso ng dengue sa lungsod. Yung climate kasi ngayon natin, since may rainy season na nga, mas marami ngayon na possible na breeding places ngayon yung mga lamok na posibleng nagiging dahilan kung bakit tumataas yung cases natin ng dengue. Kaya ang pamunuan ng Barangay Libho puspusa ng isinasagawang misting operation at paglilinis ng mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Nagsasagawa rin sila ng information dissemination sa mga residente. Every Thursdays po kami nagmi-misting. Ang sabi po dun ay yung kadumihan ng paligid, lalo na po yung mga nagtambak na mga gulong na hindi naman ginagamit, yung mga basurang napapabayaan na po lalo na po at nagtag-ulan. Dapat po talaga ay nililinis yun. Bagay na mahigpit na ipinapayo ng Health Authority, lalo na ngayong tag-ulan. 5S na. So first, syempre, yung search and destroy. And then pangalawa po, yung second 4S natin is yung self-protection. Pangatlo po, syempre, yung seek or early consult. Pang-apat po, support misting po natin. And yung panglima, sustain hydration. Kasi kapag halimbawa, meron na pong mga lagnat, dapat po ay well hydrated po yung mga patients para hindi po tayo mas lumala yung mga symptoms. Ace, payo ng Batangas City Health Office na kaagad i-report sa kanilang tanggapan o sa barangay health centers kung may naitatala ng sintomas ng dengue ang isang residente para kaagad na maagapan nito. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Balik normal na ngayong araw ang klase sa ilang paaralan sa Batangas sa nagsuspende ng face-to-face classes kahapon. Samantala, ang in-person klase sa ilang paaralan sa Laguna at Rizal, suspendido pa rin ngayong araw. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. May in-person classes na ulit sa Tagbakin Elementary School sa Lipa City. Dalawang araw na nasuspindi ang pasok dahil sa pagbalot ng volcanic smog o VAG sa Kalakhang, Batangas at Karatig Probinsya. Yung po kasing mga module namin as preparation sa mga ganitong bagay, pinamimigay namin before magsimula ang klase. Para just in case po na biglaan, mag-announce sa gabi, kinabukasan, ready po. Tuloy na ang klase sa mga paaralan sa Batangas, pero may ilan pa ring face-to-face klase sa Laguna ang suspendido, kabilang ang mga bayan ng Magdalena, Pagsanhan, Santa Cruz at Cavinti. Suspendido rin ang klase sa Halahala, Pililia at Taytay sa probinsya ng Rizal. Ngayong araw, nababanaag ng muli ang porma ng Bulkang Taal, kalmado rin ang lawa. Sa 24-hour monitoring ng FEVOX, may 5,100 tons na sulfur dioxide emission ng bulkan. Wala raw VAG na nabuo. Very weak yung steam. Kasi madaling ma-disperse and then hindi mataas. Hanggang kahapon, hindi pinayagan ang mga boating activities sa Talisay, Batangas. Pero balik na rin daw ito ulit ngayon. Gayunpaman, maraming nagpaalala ang LGU sa mga caretaker ng fish cages na sundin ang window hours sa pagpapakain ng mga isda sa Taal Lake. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. At dapat sila ay makabalik na kaagad dito sa mainland para hindi naman makaapekto sa kanilang kalusugan din. Mahigpit na ipinagbabawal ang overnight sa isla o pulo na deklaradong permanent danger zone. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, ipinatupad na noong Lunes, August 19 ng Toll Regulatory Board o TRB ang ikalawang tranche ng aprobadong toll hike sa South Luzon Expressway o SLEX. Mula Alabang hanggang Calamba City, 10 piso ang dagdag sa mga Class 1 na sasakyan, 20 piso sa Class 2 at 30 piso sa Class 3. Mula naman Calamba City, Laguna hanggang Santo Tomas City, Batangas, 2 piso sa Class 1, 6 na piso sa Class 2 at 8 piso sa Class 3. Samantala, simula August 31, ang mga motoristang dadaan sa mga expressway na walang valid RFID o Electronic Toll Collection o ETC device ay papatawan ng multa ayon sa TRB. 1,000 hanggang 2,000 pesos ang multa. Pagmumultahin din ang mga dadaan sa expressway na hindi sapat ang balanse o may insufficient balance load. 500 sa first offense, 1,000 sa second offense, at 2,500 sa subsequent offenses. May kukulang parusa rin sa mga gagamit ng mga peking RFID.
Ramdam ng ilang nagtitinda ang matumal na bentahan ng lechong baboy sa Batangas City dahil umano sa epekto ng ESF. Samantala, sapat pa ang supply ng baboy pero posibleng tumaas ang presyo nito sa susunod na taon ayon sa Sinag. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Halos wala na raw gaanong order ng lechong baboy sa tindahang ito ni Cora sa bahagi ng barangay Kumintang Ibaba, Batangas City. Ang paglelechon daw ang pangunahing ikinabubuhay ng kanyang pamilya, gayon din ang ilan pang kalapit nilang mga tindahan sa barangay. Tumumal daw ang mga umuorder dahil sa banta ng ASF. Dati po ay nakakabenta po kami ng medyo malakas din. Ay ngayon po ay halos kalahati po ang nabawas sa aming pagbenta. Matumal po talaga. Po talagang malaki pong epekto sa amin ng ASF. Mahina man ang bentahan dahil sa pagtumal ng mamimili at ang posibleng epekto ng pag-unti ng mga baboy, sapat pa rin naman ang supply sa merkado ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Hindi rin daw inaasahan ang shortage nito ngayong taon. Wala naman. Ang problema lang is yung dinadala sa Metro Manila. Nahihinto yung iba pero inaayos na. Basta yung mga farm na negative, dapat pwedeng ibenta sa Metro Manila. So far, wala naman tayong nakitang shortage na mangyayari. Ayon sa Department of Agriculture, papayagan pa rin nilang maibiyahe ang mga baboy na galing sa red zone o mga lugar na may positibong kaso ng ASF pero may kondisyon. May binubuo na protocol na kahit galing ka sa red zone, basta napatunayan na after testing ay negative, pwedeng ibiyahe yan. Basta lalabas lang doon sa certain radius. At meron, maglalabas ng panibagong guidelines. Pagtitiyak naman ni Cora sa kanyang mga suki na dumadaan sa masusing proseso at inspeksyon ang mga ibinibenta nilang lechong baboy sa merkado. Sa pangunguna po ng ating city government, na UKBAS, at saka pa po ng ibang agency, ay nakikipagtulungan po kami para masigurado po na dumadaan kami sa tamang proseso ng pag-inspeksyon nila at saka po na yung pamantayan nila para masigurado po na ang aming binibentang baboy ay safe. Dahil sa banta ng ASF, posible raw ang paglobo sa presyo ng live weight ng baboy sa susunod na taon ayon sa SINAG. Inassess namin by next year siguro, but this year hindi natin nakikitang sisipa yung presyo, no? Next year siguro kung yung mga inahin, kasi yung mga iba nagkakal ng inahin, sapat pa naman, walang problema. Kasama si J. Arman Harris, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, kasunod ng naitalang bagong kaso ng mpox o monkeypox sa bansa, nagsasagawa na ng contact tracing ang DOH. Pero kasabay nito ay nilinaw din nilang hindi ito airborne, kundi na ipapasa lamang sa pamamagitan ng close at intimate contact. Kaya hindi raw kailangang ibalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask at social distancing gaya ng pinatupad sa COVID-19. Ibinahagi rin ng DOH ang mga karaniwang sintomas ng mpox gaya ng pagkakaroon ng mga pantal sa katawan, lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng likod, pananakit ng kalamnan, mababang enerhiya, pagkapagod, at pamamaga ng mga lymph node. Rekomendasyon ng DOH sa publiko ang madalas na paghuhugas ng kamay. 17 ospital naman sa bansa ang tinukoy ng DOH na maaaring puntahan ng mga hinihinalang may mpox. Naka-enroll sa Open High School Program ang mahigit 80 estudyante ng Lipa City National High School. Ang programa layong matulungan ang mga individual na nahinto sa pag-aaral sa sekundarya. Narito ang report ni Paul Hernandez. Hindi na ipinagpatuloy ng 38 anyos na si Rico ang pag-aaral nang makatapos siya ng grade 6. Kaysa mag-high school, sa pagbabanat na ng buto na niya, ginugol ang mga oras niya. Ang maga kasing nawala yung magulang ko. Kaya hirap na din kami sa paghanap buhay. Kaya naisipan ko din na magsariling trabaho na lang. Bukas naman daw siya sa ideyang mag-aral muli. Ang tulad ni Rico ang gustong tulungan ng Lipa City National High School sa ilalim ng kanilang Open High School Program. Ano man ang edad, estado o katayuan sa buhay, bibigyang oportunidad na makapagpatuloy sa high school. Batay raw ito sa Education Act of 1982 at Republic Act 10665. Dahil unang-una sa kahirapan, ikalawa ay dahil sa physical na kapansanan, ikatlo ay dahil sa hanap buhay, at ikaapat yung mga maagang nag-aasawa, maagang nagkakaroon ng pamilya. Pag kinausap mo sila kahit medyo nahihirapan sila,
nandun yung eagerness nila na talagang matuto. Pagka po nag-registration ako, talaga po sila lahat nakapokus. Ang Open High School Ibaraw's Alternative Learning System, parang regular na klase raw ito. Tuwing Sabado, mula alas 6:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, ang face-to-face classes. At distance learning naman sa weekdays. May mga gamit sa paaralan na napakikinabangan ng mga nanay na nagdadala ng anak sa klase. Napatigil po ako ng pag-aaral noon nung nag-notice po ako sa aking panganay. Tapos po, dapat magpapatuloy po ako sa pag-aaral kaso nga lang po i-visit ko po yung wala po magpapantay sa isa kong baby. Sa kasalukuyan, mahigit 80 ang naka-enroll sa grade 7 hanggang grade 10. Sa loob ng 17 taon, marami-rami na rin daw ang mga graduate nilang may kanya-kanya ng profesyon. At kahit nagsimula na ang klase, bukas pa rin daw sa pagtanggap ng mga mag-e-enroll ang paaralan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, naitala ng FIVOX ang magnitude 3.8 na lindol sa Calapan City, Oriental, Mindoro kaninang 6:48 ng umaga. Ayon sa ahensya, tectonic ang origin ng lindol na may lalim na 8 kilometro. Wala namang inaasang aftershocks at wala ring naitalang anumang danyos dahil sa lindol. Pero pinaalalahanan pa rin ng publiko na maging alerto. Narito naman ang mga dapat gawin kung nakararanas ng lindol. Mag-drop, cover and hold. Umiwas sa mga malalaki o mabibigat na kagamitan na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, magpunta sa open area at umiwas sa mga poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura. Kung nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan. Kung nasa bundok naman, lumayo sa mga landslide-prone area. Kung nasa tabing dagat, mabilis na lumayo dahil sa posibilidad ng tsunami at manatiling nakaantabay sa anumang abiso ng otoridad. Pansamantalang nananatili sa mga kaanak ang 78-anyos na babaeng nasunugan sa Batangas City. Samantala, patuloy pang iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog. May follow-up report si Denise Abante. Emosyonal na humarap sa news team ang 78-anyos na si Nanay Leticia, ang may-ari ng natupok na bahay sa Maligaya Street, Puro 4 sa Barangay Santa Rita, Carasada, Batangas City, hapon noong Lunes. Bagamat ayaw daw niyang maging pabigat sa mga kaanak, pansamantala muna siyang nananatili sa kanila habang inaayos ang kanyang lilipatan. Walang hapdi dahil material na bagay lang. Pero ako'y kumbaga, ako'y mag-uumpisang muli. Ni asin wala. Mag-uumpisang muli. Kailangan ko super ka lang. Ang kanyang pamangkin at miyembro ng sanggunian barangay na nangangasiwa sa disaster management ang nanguna sa paglilinis at pagsasaayos ng bahay na ito na pagmamay-ari ng kanilang angkan upang matirhan ang tiyahin. Mas nais daw kasi ni Nanay Leticia na mag-isa sa bahay. Inalis po yung mga nakakalat diyan ng mga karton, bote, yun ho. Marami yung kung ano-ano na para makasigurado tayo na ligtas. Ay di, lagi ko siya nababantayan din. May alaga akong mga aso, pusa, kawawa, naglalahok sila. Ay kung ako'y nag-iisa, wala na sa akin yun. Understood ko na. Gusto ko sanang may mapuhunan ako sa tindahan. Makabiling super kalan. Super kalan? Para saan pong super kalan? Lulutuan ko. Pag solo ko, eh, I can give all the support. Love, my attention. Kung gusto ko ay talagang mabibigyan ko sila ng pagkakataon. Hinihintay pa ang pinal na resulta ng investigasyon pero nauna nang sinabi ng BFP na faulty electrical wiring ang tinitingnan nilang dahilan. Sa inisyal na pagtataya ng BFP na sa 20,000 pesos ang danyos. Ngunit sakali raw na magpasa ng damage assessment ang pamilya ng biktima, ang affidavit nito ang susundin. Based sa aming BFP standard operating manual procedure, kung saan binabase natin yung cost or fire damage, while wala pang affidavit o fire loss na sinasubmit yung ating victim. Panawagan ng otoridad sa mga residente na palaging i-monitor ang linya ng kanilang mga kuryente. Kasi nga, hindi natin napapansin, nagkakrak na yan sa katagalan. So yun yung mga nagiging isang itap. Marami nga nakatambak, nagkakaroon dyan ng cause of fire. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nagkalat pa sa northbound lane ng Maharlika Highway sa Barangay Lagalag sa Chaong, Quezon ang ilang bahagi ng motorsiklo ng 22-anyos na rider na nasawi matapos masalpok ng isang wing van truck pasado alas 9 ng gabi noong Lunes. Sa report ng Chaong Police, patungo Candelaria ang rider habang papunta naman sa Chaong ang truck nang mangyari ang insidente. Ayon sa salaysay ng isa sa mga nakasaksi sa insidente, sinakop ng rider ang linya ng truck kaya ito nabangga ng kasalubong na sasakyan. Base sa report ng pulisya, dead on arrival ang rider sa ospital na nagtamo ng matinding pinsala sa katawan. Nag-uusap pa raw ang kaanak na nasawing rider at ang may-ari na nakabanggang truck ayon sa pulisya. Sinisikapan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuha na ng pahayag ang kaanak ng rider at driver ng truck. Nagliyab ang nakaparadang e-bike sa Binyan City, Laguna dahil umano sa overcharging ng baterya nito. Ang katabing motorsiklo at SUV na damay sa sunog. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Malaking apoy ang tumutupok sa nakaparadang electronic o e-bike na yan sa isang subdivision sa Barangay Santo Tomas, Binyan City, Laguna. Madaling araw nitong nakaraang Biyernes. Itinuturong dahilan ng sunog ang pag-overcharge sa baterya ng e-bike. Yung battery talaga dun sa bandang ilalim talaga ng galing sa battery and then nag-spread out na siya dun sa sa entire na e-bike. Nadamay ang isang motor at isang SUV na nakaparada lamang malapit sa nagliyab na e-bike. Sinubukan pa raw apulahin ng may-ari ng e-bike ang nasusunog niyang sasakyan. Magkakatabi lang talaga sila tatlo kaya yung spread ng fire mabilis kasi magkakalapit lang yung kanilang yung distance. Aabot sa 300,000 pesos ang tayang halaga ng pinsala sa mga nasunog na sasakyan. Sinisikap makuha na ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang may-ari ng e-bike at iba pang napinsalang sasakyan. Pero ayon sa BFP, may pag-uusap na ang mga ito. Ipinapayo ng otoridad na huwag iiwan ang naka-charge ng matagal na oras ang e-bike para maiwasan ang sakuna. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, wala nang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Hindi na kasi nagtagal at agad ding lumabas sa PAR ang low pressure area na minomonitor kahapon. Easterlies o yung mainit at malinsangang hangin ang iiral at makakaapekto sa ilang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces, Palawan at Quezon. Kalat-kalat ang pag-ulan pero may malalakas na ulan kapag may thunderstorms. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sa Globalita, na-rescue ang pink dolphin na na-stranded sa isang riverbank sa Bolivia. Samantala, tagumpay na nakapag-clone ng isang Peruvian horse ang isang universidad sa Peru. Narito ang report ni Paul Hernandez. Na-rescue isang pink river dolphin na na-stranded sa ilog sa Central Bolivia. Agad din itong ibinalik sa kanyang natural habitat ayon sa otoridad. Natagpuan ang naturang dolphin ng ilang residente ng Santa Fe sa Yapacani River. Sa tulong ng mga otoridad mula sa munisipalidad ng San Carlos, nadala ang dolphin sa malalim na bahagi ng ilog. Samantala, malaking tagumpay naman para sa isang universidad sa Peru ang pagsilang ng kauna-unahang clone Peruvian Paso Horse. Naisakatuparan ang pambihirang tagumpay na ito sa larangan ng siyensya ng grupo ng mga mananaliksik at professionals mula sa Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas at ilan pang mga kasama na gumamit ng somatic cell nuclear transfer technology. Ayon sa direktor ng Research Institute ng Universidad, isang sample ng epithelial tissue mula sa isang breeder na tinatawag na Ave Ejecutivo ang ginamit upang maisagawa ang cloning. Mula sa naturang tissue, nakuha ang fibroblast cells para sa pagbuo ng clone embryos. Layunin ng pag-clone sa kabayo ang pagpreserba at pagpaparami nito na may mataas na genetic value. Kinikilala ang Peruvian Paso Horse bilang pambansang kabayo ng Peru na dinala ng mga Espanyol at iba pang Europeo sa kontinente ng Amerika. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Umaabot na sa 66 ang bilang ng mga barangay sa Batangas na nakapagtala ng positibong kaso ng ASF ayon sa Provincial Veterinary Office.
Ang Department of Agriculture naman, nanawagan sa mga hog raiser at LGU na makipagtulungan lalo na sa pagbibigay ng datos sa mga apektadong babuyan. Nakatutok si Denise Abante. Umabot na sa 66 na barangay mula sa 11 bayan at isang lungsod sa lalawigan ng Batangas ang nakapagtatala ng positibong kaso ng African Swine Fever ayon sa Batangas Provincial Veterinary Office. Karamihan dito mula sa bayan ng Lubo kung saan 21 mula sa 26 na barangay sa bayan ang apektado ng virus. Sumunod ang Kalatagan na may 10 barangay ang apektado doon at 8 barangay naman sa Lipa City. Dahil dito, pinaplano na ng Department of Agriculture na mas paigtingin pa ang mga animal check point sa bawat barangay sa mga bayan. Gayon din ang pagbabakuna sa mga baboy na tested negative upang maagapan ang pagkakaroon ng sakit. Nasa proseso tayo pa rin ng controlled vaccination. Dumaan naman ito sa safety and efficacy. Merong advisory committee that will tell us if we can proceed or we should stop na dito sa pagbabakuna. Inaasahan daw kasi ng DA na bago matapos ang Agosto ay makapagsisimula na ng pagbabakuna sa mga alagang baboy. Pero bago nito, kailangan munang itest ng mga municipal agriculturists ang mga alagang baboy at kapag nagnegatibo sa ASF ay saka lamang sila tuturukan ng bakuna. Dahil sa halos araw-araw na paglobo ng kaso ng ASF sa lalawigan, nananawagan ang Department of Agriculture sa mga hog raiser at LGU na makipagtulungan sa kanila para sa tamang datos ng mga kaso ng ASF. Kung meron na silang mga sintomas nakita, i-report na kagad. Hindi yung itinatago pa. Kasi meron namang meron namang indemnification na sinet na ng ating secretary na mabayar nga. Kaya yung binanggit kanina, may 4,000, 8,000, 12,000 para maka-ano sila, maka-avail sila noon. So, i-report na kagad sana. And nag-a-appeal din kami sa lahat ng barangay, sa lahat ng mga LGU, na pagtulungan natin to, na dito pa lang, naayos na para matulungan naman natin yung mga ibang lugar na huwag na magka-problema. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas Huwebes, August 22, makararanas ang kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Tanawan City, Lipa City, Cuenca, San Jose, Taisan, Lubo at Mabini, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga poste at installation ng mga transformer at iba pang paggawain. Ibinida sa Lucena City, Quezon ang mga katakam-takam na bouquet. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Ang classic na flower bouquet, walang dudang may hatid na kilig. Pero ang mga bouquet sa Lucena, Quezon, pakikiligin ka na, bubusugin ka pa. Ganyan ang ibinida sa Edible Bouquet Competition sa Mercato Lucena. Kaya kung food trip with your special someone ang love language mo, baka para sa'yo to. Solve ka na sa tusok-tusok na talagang for the aesthetic ang pagkaka-arrange. May mga sandwich treats din naman para sa yung only one. Pwede rin ang fruit bouquet na pang malakas ang panregalo sa nililigawan mo. Anong say mo kung bibigyan ka ng hotdog on stick? How about crunchy money? Bagay na bagay naman ang isang ito sa minamahal mong coffee is life ang motto. Sa ganda nga kasi ng pagkakaayos, mukhang mahihirapan kang kainin ng pagkain. At ang lahat ng yan, bahagi ng week-long celebration ng Linggo ng Lucena 2024, kung saan ipinamalas ng mga nagtitinda sa merkato ang pagkamalikhain at natatagong abilidad sa pagdidesign ng mga pagkain. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pumirma ng kontrata sa Sparkle si Katrina Halili at Pulang Araw star Rochelle Pangilinan. Samantala, handa ng kilatisin ng The Voice Kids coaches ang mga batang sasali sa singing competition. Narito ang report ni Hazel Alviar. Nagbabalik sa Sparkle si Kapuso actress Katrina Halili matapos niyang pumirma ng kontrata kahapon. Nagpasalamat ang actress sa muling pagtanggap ng Sparkle sa kanya. Excited at masaya raw siyang nakabalik sa Artist Center. Pumirma na rin ng kontrata sa Sparkle kahapon si Pulang Araw star Rochelle Pangilinan. Nakaramdam daw siya ng pressure nang ipakita ang isang video ng kanyang growth bilang actress at performer sa network. Paghuhusayan pa daw niya ang bawat proyektong ipagkakatiwala sa kanya.
Samantala, handa na sina coaches Billy Crawford, Julian San Jose, SB19 members Tel at Pablo na kilatisin ang young talents na sasali sa pinakabagong singing competition na The Voice Kids sa GMA. Mga batang edad 7 hanggang 14 ang mga magpapakita gila sa audition ng singing competition. Bukod daw sa performance ng mga batang singer, dapat ding abangan ang masayang kulitan at asaran ng coaches. Mapapanood na ang The Voice Kids sa September sa GMA kasama ang host na si Ding Dong Dantes. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ace Medrano. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.